Bakit ba na-offload ang isang Pilipino at paano ba iiwasan yung pag-offload na ito? Magandang araw mga ka-OFW, ako po si Tots, the Accidental OFW. Nandito po tayo ngayon sa Grand Coloan Hotel and Resorts dito sa Macau at magkakaroon tayo ng 4-day vacation with the family. Pero ang layunin po ng video ito ay magbigay ng mga travel tips and advice sa ating mga ka-OFW at sa kanilang pamilyang Pilipino. So, lagi tayong nakakarinig doon sa mga stories sa mga YouTube channel at saka doon na nakikita natin sa web. Minsan nare-report siya sa television na nagkakaroon ng offloading. So, ano ba yung offloading? Ang offloading, yung halimbawa nag-check-in ka na doon sa mga checking ticketing counter ng mga airlines. Tapos, pagdating sa immigration or pagkatapos mo sa immigration, ipapatawag yung pangalan mo. Tapos, tatanggalin ka doon sa mga nag-check-in na at hindi ka papasukin sa aeroplano at hindi ka papasakayin papunta doon sa country na pupuntahan mo. So, yun yung offloading. Hindi ibig sabihin na nasa aeroplano ka na mismo tapos kukuhanin ka ng mga pulis tapos papalabasin ka. May mga instances na ganun pero hindi lang iyon yung ibig sabihin ng offloading. So, sa video ito, makikita natin kung ano-ano yung mga reasons kung bakit na-offload yung mga tao at kung paano natin iiwasan na ma-offload. So, kung ikaw may kakilala ka o ikaw mismo ay magta-travel this 2020 tapos natatakot ka na baka ka ma-offload, ang una mong gawin, i-like ang video ito. At pangalawa, i-share mo yung video ito sa iyong mga kaibigan, sa mga kamag-anak mo para alam din nila na may information na available na ganito para sa kanila. So, umpisahan na natin ang unang reason kung bakit na-offload ay, syempre, about documents. Either yung document mo ay wala kang document, incomplete yung document mo, expired yung document mo, or, worst comes to worst, fake yung document mo. So, isa-isahin natin. Unang-una, absence of document or wala kang maipakitang document. Kung halimbawang, pumunta ka halimbawa doon sa immigration counter, tapos hinanapan ka ng return ticket, wala kang return ticket. Most probably, ma-offload ka lalo-lalo na kung wala kang explanation. At ang explanation mo ay sasabihin mo, hindi mo sure kung kailan ka babalik. Number two, incomplete documents. Incomplete document, ibig sabihin, meron ka na na-produce, pero kulang-kulang yung documents mo. Halimbawa, sasabihin mo na natanggap ka sa ibang bansa at handa ka na magtrabaho. Pero, ang ipinakita mo lang ay yung kontrata ng amo mo at ikaw. Wala kang maipakitang, halimbawa, employment pass or employment visa doon sa immigration or kung meron man ay just email, acknowledgement email at hindi yung mismong visa. Doon sa pagkakataong yun, pwede ka rin ma-offload dahil while meron na kayong relationship, employer-employee relationship noong amo mo, na magiging amo mo, kailangan pa rin yung gobyerno na magbigay sa iyo ng employment visa. Kung wala ka nito or kung kulang yung dokumento mo nito, malamang ikaw ay ma-offload. Ano pa, yung documents na expired. Siyempre, unang-una na rito yung passport. Kung halimbawa bang yung passport mo ay expired or siyempre hindi na siya valid, meron tayong video tungkol dito, hindi ka papasakayin dahil parang wala ka na rin passport noon. At panghuli, yung pinakamahalaga, wag na nating gawin na halimbawa magpe-present tayo ng mga fake documents. Dahil hindi lang tayo ma-offload, hindi lang tayo magkakaroon ng immigration offense, magkakaroon pa tayo ng criminal offense. At pagka nangyari ito, mas mahihirapan tayong sumakay or pumunta sa ibang bansa dahil magkakaroon na tayo ng criminal record na related sa immigration. At ito ay isang mabigat na offense. Kaya ang unang dahilan kung bakit na-offload ang mga Pilipino ay documents. Pangalawa, yung country of destination. So, hindi lang yung Pilipino mismo yung reason kung bakit siya na-offload. Kung pupunta siya doon sa isang bansa na halimbawa may travel ban na dahil sa political or health reasons, syempre hindi siya papatuloyin. Nandirito yung mga country kagaya ng Iran, yung Sudan, yung Syria, yung Yemen na
masyadong hindi stable yung political conditions at laging merong gulo. Kaya iniiwasan yung gobyerno natin na magpunta tayo doon. Sa mga OFWs naman, merong total ban, total employment ban sa Afghanistan, sa Chad, sa Cuba, sa Burundi, halimbawa sa Rwanda, sa Somalia, at saka sa Zimbabwe, dahil yung labor laws nila ay hindi sumusunod doon sa labor laws natin. At dahil dito, total ban sila. Pero syempre, meron ring mga partial ban. At dapat, kung ikaw ay nag-i-intend na magtrabaho doon, halimbawa sa isang bansa na pupuntahan mo, na sa tingin mo ay may partial travel ban, ay responsibility mo na mag bigay ng mga documents na kailangan mo talagang mag-travel doon. Dahil kung hindi, sasabihin lang sa iyo ng immigration officer na huwag ka na lang pumunta, lalo-lalo na kung may travel advisory mula sa DFA or mula doon sa embassy, doon sa bansa na pupuntahan mo. Ano pa? Yung mga destinations with high incidence of human trafficking. So, kadalasan ito yung mga pinupuntahan ng mga Pilipino tapos pupunta sila sa mas malayong bansa. Halimbawa, ang Hong Kong, ang Malaysia, ang Thailand, ang Taiwan ngayon, at Singapore. Ang ginagawa nila is pumupunta muna sila doon, pero ang totoo, meron silang iba pang flights na papunta halimbawa sa Middle East, tapos papunta doon sa mga countries na baka mamaya meron siya tayong partial travel ban. Or kung ikaw mismo ay pupunta halimbawa sa Dubai, tapos sa personal circumstances mo, ang Dubai ngayon, karamihan ng mga travelers pumupunta doon for tourism, and for karamihan is naghahanap ng work. Or meron ng work sa Pilipinas tapos pupunta na doon. So most probably, kung ikaw yung machichempohan ng immigration at hindi mo may papaliwanag mismo yung purpose of travel mo, eh malamang ay ma-offload ka. So yung second reason is yung country of destination. Yung pangatlo ay yung personal circumstances ng magta-travel mismo. So tayo na to, yung mga tao na unang-una, yung mga first-time travelers na pupunta doon sa destination na hindi naman popular sa tourist. Kung ikaw ay halimbawang unang beses na lalabas ng bansa at sasabihin mo na ikaw ay magtutour sa isang country, sasabihin ng immigration, bakit sa Omar, bakit sa Qatar, bakit sa Bahrain, bakit hindi dito sa Southeast Asian countries, bakit doon sa mga meron tayong partial travel ban, bakit doon sa katabi ng isang bansa na meron partial travel ban. So yung mga ito, it's malalaman ng immigration officers kasi sila ay tinrain dito at alam na alam nila yung mga information na kailangan nilang malaman doon sa mga applicants, doon sa mga pipila sa kanila over the counter, dahil araw-araw na nila itong ginagawa. At most 5 out of 50 or 5 out of 60 na tourists na pipila sa kanila ay mako-question further. Not necessarily ma-offload, pero ibig sabihin, merong kahinahinala or merong red flag. Ano pa yung mga personal circumstances? Yung mga tourists na wala namang source of income, halimbawa pupunta ka sa isang magastos na bansa, kung pupunta ka sa Singapore, kung pupunta ka halimbawa sa Hong Kong, kung pupunta ka halimbawa sa Taiwan, tapos wala ka naman trabaho, tapos kakagraduate mo lang, pagdududahan ka lalo-lalo na kung sasabihin mo na ikaw yung nagsha-shoulder ng sarili mong travel. Dahil ibig sabihin saan mo kinuha yung pera, or ibig sabihin may tinatago kang information kung paano ka nakakapag-travel pero wala ka namang means of income. Pupwedeng baka mamaya pagdudahan yung personal circumstances mo dahil wala silang makitang relationship doon sa pocket mo at saka doon sa source of income mo. Kaya most probably is ma-offload ka. Ano pa? Yung mga taong may previous immigration offense. So, napag-usapan na natin dati na halimbawang ikaw, naharang ka doon sa immigration before, tapos sinabi sa'yo na ang dahilan kung bakit hindi ka nila papa-traveling is this one, this one, this one. So, pinakita nila sa'yo.
pagkakataon mo yun para ayusin yung mga nakita nila sa'yo para sa susunod na travel mo ay wala ka ng hassle. Kung ikaw hindi mo ginawa yun at sa tingin mo ay makakalusot ka dahil halimbawa may mga kaibigan ka na nakalusot naman, akala mo kagaya nila ay makakalusot ka rin, ay most probably is ma-offload ka na naman dahil binigyan ka na ng opportunity tapos hindi mo pa inayos. Kaya yung mga bagay na yun ay mapupunta sa record mo. At kung sasabihin nila dalawang beses ka nang na-offload, eh baka mamaya yung third time mo ay hindi ka na talaga nila payagan at magkaroon na ng record doon sa immigration at gawin na nila itong immigration offense. At yung huli, yung mga circumstances na halimbawa nagjo-joke ka na may mga sasabog or may mga puputok doon sa may dala-dala ka na pampasabog or pampaputok doon sa airport, most probably, kahit hindi ka pa nakapila sa immigration, kahit nakikipag-usap ka lang doon sa kaibigan mo habang kumakain ka within the airport premises, eh malamang eh hindi ka na nila pasakayin at magkaroon ka pa ng criminal offense dahil yung pagbibiro tungkol sa mga pampasabog ay criminal offense. So, yung pangatlong reason ay yung personal circumstances mo bilang turista or bilang aalis doon sa bansa natin kaya ka ma-offload. Pang-apat, at syempre ito yung napakaraming tanong sa akin doon sa ating email at sa ating mga social media accounts. Yung pang-apat ay yung details or yung circumstances ng sponsor mo. Ano-ano yung mga ito? Number one, yung merong kang benefactor na unang beses mo lang mamimit or yung mga turista na wala namang benefactor. Yung sasabihin nila na turista sila tapos aalis sila, wala silang source of income pero meron silang imi-meet doon sa particular country. Halimbawa sa Bangkok, sasabihin nila na yung boyfriend nila online ay pumunta sa Bangkok tapos mi-meet nila doon for the first time. So yung mga yun po ay red flags sa ating immigration dahil po pwedeng maging source ito ng human trafficking. At human trafficking, syempre, iniiwasan yan kaya nila ginagawa yung mga ito. Ano pa? Yung merong insufficient details sa sponsor, meron ka nga sponsor, pero pag tinanong ka naman halimbawa ng immigration, saan nagtatrabaho yung sponsor mo, sasabihin mo sa Oman, sasabihin mo halimbawa sa Riyadh, sasabihin mo sa Lebanon, pero hindi mo maipinpoint kung ano yung particular address. Hinihingan ka ng phone number, sasabihin mo may phone number naman yung employer mo pero nandoon sa kaibigan mo, hindi ibinigay sa'yo. Or hinihingan ka ng email address tapos wala ka maipakita dahil nakikipag-usap ka doon sa kaibigan mo tapos yung kaibigan mo yung may hawak ng lahat ng details and information na nandoon sa ibang bansa. So, yun ay red flag again dahil kahit hindi yung mismong sponsor mo yung magiging source na para ka maging human traffic agent, merong ibang mga tao na gumagawa nun sa'yo. Kaya iniiwasan nila yun. Kaya yun, isa rin yun doon sa mga dahilan kung bakit ka ma-offload. Ano pa? Yung, eto, yung may kasama kang foreigner pero pagka tinanong ka kung ilang taon na kayo magka-relasyon, sasabihin mo na nakakilala lang kayo tapos nag-decide kayo na magbakasyon sa ibang bansa or samahan mo siya na magbakasyon sa ibang bansa. No. Ang gagawin ng immigration, haharangin ka tapos yung boyfriend mo siguro na ilang araw pa lang or ilang oras pa lang ay papaalisin or baka mamaya pareho kayong i-hold or baka mamaya ikaw magkaroon ng further questioning tapos siya pabayaan na lang. So yun, dahil iniiwasan natin again, kung wala kayong genuine relationship, most probably is maging victim ka ng human trafficking at ayaw na ayaw ng immigration yun. Kaya nila ini-screen yung mga applicants. So yun yung ibang mga reasons kung bakit na-offload yung isang tao. So documents, country of destination, personal circumstances, at saka sponsorship. So ngayon, tatanungin nyo, thoughts, paano natin maiiwasan yung pag-offload at ano ba yung mga gagawin natin para hindi tayo ma-offload? So bibigyan natin kayo ng ilang mga suggestions. Number one,
make sure na complete and consistent yung immigration documents or requirements na ipapakita mo sa immigration counter. Kung kulang, huwag kang magbaka sakali. Kompletuhin mo muna bago ka umalis. Kung wala, make sure na ma-produce mo. Kung fake at saka kung expired, huwag ka na lang tumuloy. Dahil most probably, hindi ka lang ma-offload ay magkakaroon ka ng criminal offense. Number two, make sure na complete details yung sponsor mo. Kung meron kang sponsor, lalo-lalo na kung magtatrabaho ka sa ibang bansa, make sure na complete lahat ng mga details up to yung siguro yung address, yung email, yung telephone number. Kung merong primary mobile phone number, ibigay mo din. I-convince mo yung immigration officer na hindi ka magiging victim ng human trafficking. Pangatlo, kung meron kang circumstances na red flag, halimbawa meron kang pending criminal case na sa tingin mo ay nasa database ng immigration at magiging dahilan kung bakit hindi ka nila papayaang lumipad, huwag ka munang tumuloy. Ayusin mo muna ito bago mo ipagpatuloy. Kung halimbawang sasabihin mo na nagkaroon na pending pa yung passport mo at gusto mong gamitin muna yung passport na dati mong passport, wag na muna, intayin mo na muna yung bagong passport mo para hindi ka magkaroon ng hassle at hindi ka magkaroon ng stress kung sakaling tanungin ka ng yung immigration officer. At panghuli, siyempre, bilang turista, kailangan i-review mo yung guidelines on departure formalities for international bound passengers ng Bureau of Immigration. Kasi parang tayo, na-condition na tayo na parang lahat ini-spoon feed sa atin, lahat ibinibigay sa atin. At maganda naman yun, meron tayong YouTube video, merong mga YouTube video at saka mga vlogs yung mga ibang mga tao para ituro sa atin ito. Pero iba pa rin yun tayo mismo na iintindihan natin kung ano-ano yung mga information na ito. At iyon yung documents na po pwede nating isa-isip, isa-puso dahil yun yung mga standards at saka yung mga pamantayan kung papaano nila ginagawa yung pag-screen at saka yung mga standards sa iyo bilang first-time tourist or yung mga frequent flyers. So sana ay may natutunan tayo sa video ito. At kung meron tayong tips, questions or experience, gusto po nating magkaroon ng mga Q&A tungkol sa offloading or mga immigration matters. At siguro isa yon sa mga videos natin in the near future kung meron po tayong questions or kung meron tayong mga tips or mga challenges na gusto natin i-share sa ating mga ka-OFW. Mangyari po lamang na mag-email sa daxofw@gmail.com. I-like din po natin ang video ito. Mag-subscribe po tayo dito at sa mga social media accounts natin. At i-click din natin yung bell notification icon sa tabi po nung nakalagay na word na subscribe button para alam natin kung meron tayong bagong video na kagaya nito na ipinuproduce at available para sa lahat. Again, ako po si Tots, the Accidental OFW. Magbabakasyon po muna ako sa Macau at siguro ipapakita ko sa inyo yung magagandang lugar sa Macau in the next video. Pero kung kayo mismo ay aalis, kailangan kumpleto at consistent. Kailangan honest kayo sa mga answers nyo doon sa immigration officer at wala kayong red flag na sa personal circumstances nyo at sa personal circumstances nung sponsor nyo para walang hassle at hindi kayo ma-offload dahil pag na-offload kayo, isang stress na naman ito at hindi ko alam kung paano kayo papalakasin yung loob nyo dahil ito ay personal responsibility natin bilang turista kung tayo aalis. Kaya yun lamang po at sana ay may magandang buhay tayo mga OFW and see you on the next video. Bye!